Yo, what's up mga Kayo Cubs? Magandang araw po muli sa inyong lahat. At syempre narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po muli dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko po simulan itong ating video ngayong araw, mga bayang karista, make sure na dapat nakalike na tayo at nakasubscribe. Pakihit na rin po yung notification bell or bell icon para maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. At ngayong araw, mga bayang karista, ay mayroon tayong muling konting silip, giya, at least analysis sa karera para po ngayong araw ng Sabado, November 18, 2023. Dito po muli meet sa Metro Tort Malbar, Batangas, at meron po sila inihandak 11 races na magsisimula po sa ganap na alas 2 ng hapon. Dito po tatausin yung ating Marco Breeders' Cup Racing Festival. Kaya magandang karera sa mga bayang karista. Maganda yung ating lineup. Wala akong nakitang panolo. Kaya yung tingin ko eh, talagang mahirap, pwede tayo makadihado ngayong araw ng Sabado. At mga bayang karista, 2-part video po tayo muli rito. Na siyempre na hindi ko na rin papatagalin pa agad, pupunta natin agad dyan matapos lamang po yung ating maikling intro. Kaya let's go mga Kayo Cubs! At gaya nga po ng nabanggit ko kayo sa ating intro, meron tayong 11 races ngayong araw po ng Sabado. Meron tayong dalawang set ng winner take all, dalawang pick 6, tatlong pick 5 at isang pick 4. At itong ating unang video is race 1 to 6 to, mga bayang kalorista. Mahirap yung lineup, kayo na pong bahala. Kung may mga napupusumba po kayo maliban sa mga giyang ibibigay ko, pwede nyo po itong sundin or pwede naman pong hindi kung hindi nyo po kusunati aking mga giya. Kasi medyo mga dihado po ito, bayang kasi alam nyo naman, medyo diadista po tayo. At syempre alam ko naman po, yung mga bayang kalsante na nakatutok dito sa ating YouTube channel ay mga diadista rin, gaya ko. Small capital, big dividends lang ang tayaan sa mga takilya. Kaya ito, simulan ko natin mga konti silip at giya. Wala nang patumpit-tumpit pa. Syempre, bayang karista, good luck po sa inyo lahat. Have a blessed weekend racing and start na po tayo. Race number 1, ito magsisimula ating first pick 5 event, 1400 yung ating distansya, Marco Skyway 3 Trophy Race. At least meron tayo rito 8 runners na maglalaban-laban, mga bayang kalsa ito, race 1 pa lang, medyo mahirap na karera na agad, kayo nang bahala dito. First choice ko, pwede magdala ng marcha ito, matapang sa laban ito, kabayan ito, lalo na pag nakaporma talaga sa unaan. Itong Grey Galloper na numero 7 na si Sir William, narerendahan po ni Virgil Galieta. Meron itong 124.6 na huling takbo nun sa 1400, na segunda ito. Dos-dos yung naging outing siya, nakasunod din siya sa bandera nung karera na yon. Out of 8 rounds na naglaban-laban, isang special race din po, siya po noong October 15 lamang kung saan ang nanalo po doon yung dihadong si Ambisyoso. Same rider pa rin tayo dito, Virgil Galieta, para sa ating numero 7 na si Sir William. Second choice ko, paborito kong kabayo, mga bayang kalorista, itong numero 1 na si Hamlet, narerendahan po ni AR Villegas. Itong kabayo to last time, tarsera to eh. Meron tong 125.2 na tarsera to last time. 3-5 yung naging outings niya, mga bayang karista, sa isang condition race, 18 pa. Nung 7 rounds na naglaban-laban, medyo may katagalan to. At yung po nung July 22, kung saan ang manalo po doon yung kabayong si Euro Clidon. Pero last time, tarsera din to kina Darren Lee, bayang karista eh. Same rider pa rin tayo ito, AR Villegas, para sa ating numero 1 na si Hamlet. Isinasama ko pong third choice itong numero 3 sa atin to. Pag magaling yung kalaban, magaling din to, wala sa kitty. Bravo! Narerendahan po ni JD King Forest to. Last time naman may 126.2. Nanalo to noon sa 1400. Dos-dos yung naging outings niya, out of 6 rounds yung naglaban-laban. Kasi ang rating base 28 and 33 po at yung po nung November 4 lamang kung saan pinalo niya po doon yung kabayong si Factora. Same rider pa rin tayo rito, JD King Flores, para sa ating numero 3 na si Bravo. Last time, talo din to kay Tayro Bell naman. Medyo nag-uminto yung nakalaban niya last time. Race number 1, mahirap na karera kagad. Kung may napukusuan pa po kayo rito, dagdag na lamang tayo, bayang kalerista. First choice ko po muli, numero 7, Sir William. Second choice, numero 1, Hamlet. At third choice, yung numero 3 na si Bravo. Good luck po. At narito na tayo dito sa ating race number 2 kung saan magsisimula yung ating first winner take all event. 1400 po yung ating distansya, mga bayang kalorista. At isa itong Marco TP Lex Trophy Race. Meron tayong 11 runners na maglalaban-laban pero 10 in betting number lamang po tayo rito.
Dito pa first choice ko, nagaling sa mahabang pahinga. Numero 1, the accountant, narerendahan po ni Pati Dilema. Medyo magaang ng konti itong group na ito para sa kanya. Huwag lang may iiwan sa alisa kasi medyo hindi maganda yung kanyang post position. Meron itong 125.2 sa 1400, bayang karisa kung saan natarsera ito noon. 3-2 yung naging outings niya sa isang condition race 15-16 at yun po nung July 22 kung saan nanalo po doon yung kabayong si Runway from Rosenet na nandito rin sa karera na ito. Same rider pa rin tayo rito, Pati Dilema, para sa nagbabalik pistang numero 1 na si D. Accountant. Second choice ko, magdadala ng matcha, Grey Galloper din, Speed Horse, numero 4, Elegant Lady, narerendahan po ni Adrian Bupete. Ito naman si Elegant Lady, pag pinabayaan talaga nila sa una to, talagang kayang-kayang tumapos nito. Pero marami naman ako nakitang matulin dito, bayang karerista, baka magkaroon lang ng early pressure. Meron tong 127.8 last run, natarsera to. 2-1 yung naging outings niya, out of 6 runs na naglaban-laban sa isang merge race po na rating base 28-39 at yung po na September 20 kung saan tinalo po siya doon nung kabayong si Port Salt. Same rider pa rin tayo rito, Adrian Bupete, para sa ating numero 4 na si Elegant Lady. Isinasama ko pong third choice, pag magaling din yung kalaban, magaling din manakbo. Numero 9, Full Combat Order, narerendahan po ngayon ni Allison Pabilic. Ito nanalo to noon, may 124.8 sa 1400 to. Sa 5 yung naging outings niya, out of 7 runs na naglaban-laban sa isang rating base 34 and 39 at yun po ng September 23 kung saan tinalo niya po doon yung outstanding favorite na si King Tiger. From Joel Shego, this time po, Allison Pabilic muli ang garenda para sa ating numero 9 na si Full Combat Order. Race number 2, another anybody's race, no bearing race pala tayo mga bayang kaysa, kaya kung may mga sisipat kayo magandang dihado, sama niyo po sa inyong diskarte at mga rota. First choice ko po muli rito, nagbabalik, numero 1, The Accountant. Second choice, numero 4, Elegant Lady. At third choice, yung numero 9, si Full Combat Order. Good luck po. At narito na tayo sa ating race number 3, kung saan mag-start yung ating first pick 6 event na the 1400 meters Marho Pure Foods Trophy Race. Meron tayo ditong 9 runners na maglalaban-laban but 8 in betting number lamang po. Dito po first choice ko guys sa tatlong sunod na panalo, numero 4, Hakim, narerendahan po ni Elvin Abrea. Itong kabay ito natalo last time, may 127 plat sa 1400. 3-2 yung naging outings, out of 8 rounds na naglaban-laban sa isang rating base 11-15 po at yung po noong October 28 kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si, ay tinalo niya po pa, sorry, tinalo niyo po pala doon yung kabayong si Blazing Bullet. Same rider pa rin tayo ito, gamay na gamay ito ni Elvin Abrea, itong ating numero 4 na si Hakim. Second choice ko, magdadala ng matcha, maganda yung post position, tingin ko ito mauna na rin ito. Numero 9, Grand Monarch, na narerendahan po ngayon ni Mark A. Alvarez. Itong si Grand Monarch, last time yung segunda naman, meron itong 127.6 sa 1400, 2-4 yung naging outings, out of 10 runs na naglaban-laban, na isang rating base 16-21 po last race at yun po nung November 4 kung saan tinalo po siya doon nung kabayong si Melania. From O'Neill Cortez, susubukan ng renda ngayon kay Mark A. Alvarez para sa ating numero 9 na si Grand Monarch. Isinasama ko pong third choice galing sa panalo, bandera at tapos pasamilya last time ito, bayang karalista. Numero 6, Mandatum, narerendahan po ni R.M. Adona. Ito naman, may 143.8 sa 1600 to, nanalo to. 2-1 yung naging outing, semi-bandera tapos po ito, mga bayang karalista, out of 11 rounds na naglaban-laban. Isang rating base, 11-15 po. At yung po noong October 29 naman kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si California King. Same rider pa rin tayo rito, RM Adona, para sa ating numero 6 na si Man Datum. Race number 3, bayang karalista, kung may napupusuan pa po kayo ha, may mga panalo po talaga ibang mga kalok dito. Tsaka sabi ko nga po, no bearing talagang pwedeng magkadihaduhan. First choice ko po muli, yung galing sa sunod-sunod na panalo yung numero 4, Hakim. Second choice yung numero 9, si Grand Monarch. At third choice, yung galing din sa panalong numero 6 na si Man Datum. Good luck po. At narito na tayo dito sa ating race number 4 kung saan mag-start yung ating second pick 5 event, another 1400 meters, Marho San Migcopy La Pasita Trophy Race. At meron tayo ditong 8 runners na maglalaban. Laban ito, magandang karera, bayang karisa para stake race ang dating ngayon itong lineup na to. Dito po, first choice ko, nagbabalik pista, numero 2, Mami Karing, narerendahan po ngayon ni Christian Advincula.
Tukaba ito, galing sa mahabang pahinga, pero ano naman sa stake size campaigner to eh. Galing ito sa isang barrier last time, may 113 flat po ito. Sa 1200, uno-uno yung naging outing sa bandera tapos po. Out of 4 runners na naglaban-laban sa isang barrier run noong November 4, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Elegant Lady. Sorry, segunda pala sa rito mga bayang Clarissa, pero siya po yung nagdala ng marcha lamang. Same right. From CB Ardonia, this time po CL Advin ko lang narenda para sa ating numero 2 na si Mami Karin. Second choice ko, Giant Killer numero 5. Life Gets Better narerenda po ni Joel Shego. So last time, segunda naman ito. Meron itong 126 plus at 1400. 5-2 yung naging outings out of 8 runs na naglaban-laban. Ay isang rating base 47 to 53 at yung po na October 28 lamang kung saan ang nanalo po doon yung imported horse na si Summer Brew. Same rider pa rin tayo ito, Joel Shego, para sa ating numero 5, si Life Gets Better. Isinasama ko pong third choice, ito medyo tago pa yung preba, mga bayang Clarissa, wala sa kiti itong numero 3 sa ating imported horse na si Aptic. Narerendahan po ni Allison Pavlik, at kung si Aptic ay galing lamang sa barrier last time, may 114.6 na nalo po ito. 4-3 si naging outings out of 5 runs na naglaban-laban, pwedeng parimate, pwedeng sunod lang. At yun po, nung November 5, kung saan tinalo pa doon sa kanyang barrier, yung kabayong si Raka Bago. Same rider pa rin tayo dito, Allison Pavlik, para sa ating numero 3 na important horse na si Aptic. Race number 4, mga bayang karerista, kung may napupusuhan kayo, magandang karera to, dagdag na lang tayo dito. First choice ko po muli, nagbabalik pista numero 2, Mami Karin. Second choice numero 5, Lives Get Better. At third choice, yung imported horse na numero 3 na si Aptic. Good luck po. At narito na tayo sa ating race number 5, kung saan mag-start naman yung ating second winner take all event, another 1400 meters. Pinala ko mating base class 5-5 point split. Meron tayong 12 runners na maglalaban-laban. Ito, another anybody sa isa bayan. Kasi alam naman ito, rating base 5 ito talagang pagandahan lang ng gising ng kabayo dito sa kalera na ito. Dito po ako, first choice ko, nagbabalik pista, numero 10, Chesapeake Bay, narerendahan po ni Noel C. Lunar. Huling takbo, 1,000 meter, may 103 flat po ito. Dumating itong panglima, 7-6, o kumbaga 7-6 yung naging outings niya, out of 8 runs na naglaban-laban. Isang rating base 5 po, yung po ng July 9, kung saan ang nanalo po doon yung kabayong si Apollo. From IA Aguila, this time po, Noel Lunar ang narerenda para sa ating nagbabalik na numero 10 na si Chesapeake Bay. Second choice ko, magandang bihado, wala sa kiti pero may star, numero 4, Adorable Felicia, narerendahan po ngayon ni CB Ardonia. Last time, segunda, may 130.8 sa 1400, 5-8 yung naging outings niya, out of 7 runs na naglaban-laban, same rating base din po. At yung po na October 28 naman, kung saan ang nanalo po doon, yung nayamadong si Surplus Boy. From Charles Reyes, this time po, rerenda CB Ardonia, para sa ating numero 4, si Adorable Felicia. Sinasama ko pong third choice, ito ating numero 8, yung si Pendant, narerendahan po ni Jomer Estorque, siya pala yung yamado sa karera na ito, medyo mababa na rin talaga sa grupo to. Meron naman tong 129.8 sa 1400 nun, kung saan dumating itong pang-anim, 11-11 naging outings niya, out of 13 runs na naglaban-laban, isang rating base 5 din po, dyan po, September 24, doon po sa karerang napanalunan ng kabayong si Magnolia Ashley. From AR Villegas, isang po, Jomer Estorque ang rerenda para sa ating numero 8 na si Pendant. Race number 5, mga bayang kalorista, anybody's race, rating base 5 po ito. Ako may napipisit pa kayong mas lihado pa, huwag niyo pong kalimutang isama sa inyong diskarte at mga rota. First choice ko po muli, numero 10, Chesapeake Bay. Second choice, numero 4, Adorable Felicia. At third choice, yung yamadong numero 8 na si Pendant. Good luck. At narito na tayo sa ating race number 6, sa ating huling race sa itong unang video natin, mga bayang karista. Start ito na ating second pick 6 event, 1400 muli ating distansya, Marho, Magnolia, Chicken, Monterey, Trophy Race. At meron tayong 10 runners na maglalaban-laban dito sa karera ito. Magandang karera din ito, malay stake rate din ang lineup, mga bayang karista. Dito po ako, first choice ko, baka nagpadihado lamang ito eh. Numero 4, Top Grocer. Pag magaling yung laban ito, malakas manakbo din ito eh. Narerendahan muli ni Boji Henson. Last time, mga bayang Karisa, segunda lamang to, may 127.2. 5-4 yung naging outings out of 6 runs na naglaban-laban. Kasi rating base 28 and 33 at yun po ng November 5 kung saan na-upset po siya doon ng banderang tapos na si Yana Silver. Same rider pa rin tayo dito, Boji Henson, para sa ating imported horse na numero 4, si Top
Grocer. Second choice ko po dito, nagbabalik nisa galing sa mabang pahinga rin, itong ating numero 3 na si Magna Cum Laude. Karerendahan po ngayon ni J.R. Di Ocampo. Itong kabayan ito, huling takbong ito, nanalo ito, Bayang Carissa, meron itong 125.8 sa 1400. 5-2 yung naging outings niya, out of 8 runs na naglaban-laban. Isang rating base 28 and 33, at yung po ng November 5 naman kung saan, nung September 29, kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Believe in Me. From NC Lunar, this time po na renta, J.R. Di Ocampo. Para sa ating numero 3 na si Magna Cum Laude. Sinasama kong third choice, horse to beat, mga bayang kalisan, nagbabalik pista. Itong numero 10, malapit na yung Pasko, ha? Si Ninong, narerendahan po ni J.M. De Esparque. Ito namang si Ninong, huling takbo, mga bayang kalisan, may 125.6 lamang. Natarsera to, 5-4 yung naging alis niya, out of 14 runs na naglaban-laban sa isang rating base 28 and 33. At yung po noong August 20, kung saan ang nanalo po doon yung magaling ngayong si Sonic Clay. From Christian Advin pula, this time, Jomer Estorki na muli ang rerenda para sa ating numero 10 na si Manu po, Ninong. Race number 6, mga bayang kanalista, kung may napupusan pa po kayo muli, dagdag na lang tayo, talagang mahirap yung karera ngayong araw ng Sabado. First choice ko po muli rito, numero 4, Top Grocer. Second choice, numero 3, Magna Cum Laude. At third choice yung ating horse to beat na numero 10 na si Ninong. Good luck, boy.